Ayun, magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta? Kumusta po kayo? At syempre sa ating mga kapatid ng mga ka-business at mga kapapi. Good morning po sa inyo, saan mang panig ng mundo. Bueno, ito po mga kaibigan ay reaction video. Ito po ang aking point po. Kung ating pong matatandaan, mayroon pong isang Frank na ginawa si Mr. Ka-Business kay Bay. Ito pong vlog nila. At ito po ang masasabi ko. Tandaan ho ninyo, ito po ang masasabi ko. Mr. Ka-Business, I'm sorry Mr. Ka-Business. Pero tayo. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Ayaw ko, Mr. Ka-Business, na hindi maulit. Ayaw ko na hindi maulit. Inabahan kayo, no? Ayaw ko na hindi maulit. Alam niyo po, mga kaibigan, kung titingnan natin at i-assess natin yung pag-prank na yan, sobrang ganda. Sobrang ganda. At congratulations din sa nagbigay ng tulong kay Bay, ano, doon po sa sponsor, na napakaganda ng utak, ng nakiliti ang kanyang utak sa ganitong klaseng senaryo na gusto niya. Napakaganda. Una, napakagaling pong mag-prank talaga ni Mr. Ka-Business. So, hindi lang po siyang pang-charity, hindi lang po siya pang-sayawan, hindi lang po siya sa pang-drama, maging po sa pang-prank ay magaling. At ito pong si Mrs. Ka-Business, nakita natin, ano, yung tinatanong siya na parang naiyak siya, tahimik siya doon. Parang ano lang siya, grabe ho, si Mrs. Ka-Business, ano? Grabe ho. Best supporting actress. E akalain mo na paiyak lahat. Oo. Sobrang ganda. Kaya nga ho, Mrs. Ka-Business, Mr. Ka-Business, ayoko po na hindi mo ulit. Pwede po bang mag-request na, ano? Pwede po bang mag-request na si Papa Dins ang iprank naman ninyo? Kung pwede lang. Oo. Comment down below mga kapatid kong mga ka-business, ano. Pa-comment kung excuse me po, napaubo ako tuloy. Kung sang-ayon kayo dito sa suggestion ko. Okay lang po ba, Mr. Ka-Business? Boss, si Papa Dins naman ang iprank ninyo. Kasi parang ano eh, parang ma-imagine mo isang mag-asawa, si Mr. Ka-Business, si Mrs. Ka-Business, kasabuat yung mga ano, di ba? Tapos ipaprank niya si Papa Dins. Ano kaya ang resulta? But anyway, that is suggestion lang naman. Kung po pwede naman, o di ba? Oo. Pero kidding aside, tingnan natin yung aspito, himayin natin itong nangyaring prank. Alam niyo, tulad niya ng sinasabi ko, napakaganda ng pag-iisip nitong nagbigay po ng tulong kay Labay. Una, pinatunayan o gustong sa prank na ito sinukat ang katatagan ng mga kagwang. Paano sila nagtutulungan, paano sila nagdadamayan, at paano inilalabas ang kanilang reaksyon sa ganitong klaseng sitwasyon. Paano sila mag-react? At nakita natin, pinatunayan ang kasabihang ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Bawat isa umiiyak. Hindi nila expected yun. Pangalawa, nakita natin yung pagiging humble ni Bay. Hindi siya nagalit, wala siyang sinabi, umiyak lang siya. Pero wala siyang reaksyon na nagalit siya. Iyo ba? Sobrang hirap nun, sobrang sakit nun. Eh, batid naman natin mga kaibigan na si Bay ang pinakaunang kagwang. Pero dito, sa vlog na ito, sa positibong pananaw, very good. Prank siya, pero at least pinatunayan natin na mayroon solid na commitment ang bawat isa sa mga kagwang at kay Mr. Ka-Business. Nung patapos na, napaiyak din si Mr. Ka-Business. Alam ko, nahihirapan din siya eh. Pero siyempre, kailangan niyang mag-exert effort para ipakita na magsasuccessful yung prank. At nagtagumpay nga.
So this time, congratulations Mr. Kabusiness, hindi ka pala pang charity, pang prank ka pa. No? So ngayon, ang ganda na. Napakaganda na mga kapatid ha. Napakaganda na ng Kabusiness official. Mayroon ng Kabusiness na family kung saan nandun yung mga good vibes, siguro maisasama na yung prank. I suggest, isama na ninyo yung prank doon sa Kabusiness family. Kung pwede lang naman. Pero unahin nyo naman po si Papa Dinso. Yun ho yung request ko. Papa Dins! Sorry po. O, kung pwede lang naman. So napakaganda. All in all mga kaibigan, napakaganda. Dahil lumabas yung pagtunay na damdamin ng bawat isa. Si Buknoy nakita ko, umiiyak siya. Yung mga 3M habang humahagulhol na itong asawa ni Bay, si John John, talagang umiiyak na sila. Batid naman natin mga kaibigan na nung nakaraang mga buwan ay talagang dumanas sila ng isang malaking hamon at dagok sa kanilang pamilya. Marami ang nagkontina. Marami ang tumahimik lang. Marami din naman ang nag-extend ng kanilang pakikiramay sa pangyayari. Pero itong pangyayaring ito ay isa sa pinakamagandang pagkakataon na ibig sabihin, bumabalik o maibabalik ang kumpiyansa ni Vi at Junjun dahil nakita nila na may taong nagmamahal pa rin sa kanila. Salamat po doon po sa nagbigay ng regalo para kay Vi at Junjun. Sobrang salamat. At doon po sa mga 3Ms na habang tinitingnan ko na umiiyak, congratulations, na lumabas talaga yung damdamin yun ng pakikiisa sa ganyang klaseng sitwasyon. Kay Mrs. Kabusiness, napakagaling mong kasabuan. Sobra. As in, akala mo yung nagbibilang ng pera na talagang papalayasin na. Oh. Sa mga kagwang doon sa kanilang pagsisimpatsya, approve. Sana lang ang dalangin ko, wala na sanang mawawala. Wala na sanang mababawas sa mga kagwang. Dahil ang nangyari sa prank ay mangyayari at mauulit sa totoong senaryo. Kung ano ang inyong naramdaman, kung ano ang ating naramdaman, kahit ako na nanonood, akalain mo, patulog na ako, bumalikwas lang ako para tingnan niya. Ano, dahil sa thumbnail, dahil sa title, dahil sa ganyan. Why? Ayaw na ayaw natin mabawasan pa ang kagwang. Bakit? Tulad ng sinasabi ko, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Marami ang masasaktan. Hindi lang sa loob ng grupo nila Kabusiness, kundi maging ang mga manunood na nagmamahal, ang Kabusiness family itself. Ang mga supporters ay masasaktan. Ang senaryong ito ay mauulit at talagang yan ang realisasyon, yun ang talagang tunay na mangyayari. At believe din naman ako kay Papa din, tahimik lang. Hindi ko alam kung alam niya yung pangyayari bago mag-rolling ang camera. Hindi ko alam. Kaya korsonada ko talaga, Papa, Mr. Kabusiness Boss. Pwede bang isang herit pa? Isa na lang. Oo, si Papa din naman ang i-prank ninyo. Ano? Oo, kung pwede lang. Pero overall, maganda, congratulations, successful. At sa muli po, lagi nating hihimayin ang mga pangyayari. Tandaan, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Ang ipinakitang pakiisa at pakikiramay ng kagwang at ng 3Ms sa sitwasyon nung time na yan na handa umiigting na yung prank na yan ay isang pagpapakita at pagpapatunay lamang na malalim ng pinagsamahan ng mga tao nito. Naway, wala nang mababawas. Naway, wala nang aalis. Dahil katulad ng sinasabi natin, kung ano yung naramdaman ninyo ngayon, ay siya pong mararamdaman ninyo sa tunay at totoong buhay kung sakaling mayroong mababawas or may aalis. O maaaring masigit pa doon. Congratulations! Kabusiness! Successful! And Mrs. Kabusiness sa pagiging kasabwat, suggestion ko lang, siguro kung maaari, idagdag na po sa programa ng Kabusiness family ang prank
para mas lalong maging masaya. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Quick reaction lamang po yan sa nangyari pa. Maraming salamat po. At sana sa mga baguhan, patuloy po natin suportahan. Ka-Business Family and of course si Papa Dins. Ka-Business Official at syempre ang iyong abang lingkod, si Taong Gala. Advance, happy birthday sa iyo, Mr. Ka-Business. Maraming maraming salamat sa suporta na ibinigay mo sa akin, sa pagtitiwala na ibinigay mo sa akin. And of course, sa lahat ng mga Ka-Business Family, sobrang salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, nadagdagan ang ating subscribers, naging 60,000 na po tayo. Siyempre, walang sinumang vlogger na nangangarap makaabot ng 100,000 followers. Walang sinumang vlogger na hindi nangangarap makuha ang buton na yan, silver buton na yan. Pero kung kailan ipagkakaloob sa akin ng Diyos, ay haantayin ko. At sa pagkakataong ito, sana kaparte pa rin kayo ng journey ko sa YouTube. Mr. Ka-Business, congratulations sa prank. Happy birthday sa iyo. Mapagbibigyan mo kaya ako sa susunod. Pwedeng isa pa?